Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Ngayon po tayo ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At again, ngayon February, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-ibig, no? Last Sunday ay atin pong nakita, ano po, para lumago ang atin pong pag-ibig, kailangan maranasan natin, no, ang kamangha-manghang pag-ibig ng atin pong Panginoon. So ngayon pong umaga, ay buksan po natin ating mga Bibles sa Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Okay. Hiniling ko po ang bawat isa na magsitindig. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3 verses lang po. Okay? Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Sabi po dito, ready, start. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat meron ulit kaming pagkakataon para buksan, pag-aralan at sundin, gawin sa buhay namin ang inyo pong salita. Wala kaming kakayahan, wala kaming sapat na karunungan para maunawaan at gawin ito. Kaya humingi kami, Panginoon, ng tulong, ng kapangyarihan, ng karunungan ng Banal na Espiritu. Nawa malayang kumilos sa amin ang Banal na Espiritu, ipaliwanag niya kung ano ang mensahe ng mga salita mong ito. Tulungan mo ang inyong lingkod na may bahagi niya ng maayos ito, maliwanag at may kapangyarihan. At again, ang prayer ko po ay maging bahagi po ang inyong salita sa buhay po namin. Makita namin ang kahalagahan nito. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po kayo. So again, dalawang araw na lang po at isa-celebrate na ng San Libutan, no? Ng buong mundo, ang tinatawag nilang Valentine's Day, no? Kaya nagkukumahog ang mga yun nga po, iba-ibang mga agencies, no? Kung paano nagbibigay sila ng mga ideas kung paano i-celebrate ito, no? At dahil sa sitwasyon po natin ngayon, no, ay ginagawa nila, kumbaga marami silang ideas, iba-iba yung ideas kung paano ito magiging meaningful at the same time ay different, di ba? Katulad na lang ng kasi di ba dati merong program na Say It With Flowers, no? Ngayon naman Say It With Fruits, di ba? Nagbibigay ng bouquet of ano, fruits. Magandang idea to, no? At yun nga, dahil sa sitwasyon naman natin ngayon, nagmamahalan ng mga gulay, ang binibigay naman ng iba, isang bouquet na gulay. Nabalitaan nyo ba yan? No? Ganyan ang pinaparange nila ngayon, no? May sibuyas, may bawang ba dyan? May sili, no? Di ba? Kaya, mami, alam mo na kung ano, pagka may dumating na ganyan, nakamalikin na lang. I-arrange ko na lang yung mga ano. Okay, so ganito yung ano, yung maraming iba-ibang mga naiisip na gimmick para maging exciting, no? Kasi yung iba nga na nananawa na sa ganung style, no? Na flowers, chocolates, teddy bear na ang mamahal. May isang mister nga niregaluhan yung asawa niya ng isang dosen ng bulaklak. Nagalit pa yung asawa, sabi niya, "Magkano to?" Bakit? Ang mahal nito. Sana binili mo na lang ng ganito. 'Di ba? Pero palagay ko pagka ganito ang mga binigay natin ay ano, no, mag-iiba ang reaction. Meron pang isang gimmick, no, dito sa province of Quezon. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo ito nung kahapon, no. Dito sa municipality of General Luna, lahat ng single, no, na empleyado ay double pay pagka pumasok sila, no? Double pay. At meron pang isa, pagka NBSB at saka NGSB, alam niyo 'yon? No boyfriend, no girlfriend since birth, triple daw. Ano? Pero pagka yung umabsent, papayagan daw na umabsent kung halimbawa may date ng February 14. Pero 'yun niya. Ililive mo lang siya. May bayad pa rin. Pero pagka single ka,
ano, at pumasok ka, double pay. No, kaya ang ginagawa nila ngayon, may mga pinapa-fill upan silang ano, mga forms para malaman kung ano, kung totoo ba o hindi yung iyong i-declare. Pero yun nga, ano, iba-ibang gimmick, no? Napakaraming mga gimmicks. Alam niyo po ba, last year, 2022, merong nung 2022, merong 678 na love songs na na-release dito sa Pilipinas. Ang dami, ano? 678 ayon sa isang website. Yung iba siguro, hindi na natin alam kung ano ang mga lyrics or tono, no? And then, yung mga libro naman about love, about romance, merong 501 na mga books na na-publish, no? And then, mga movies about love dito sa Pilipinas ay at least merong 25 na pinakamagaganda na napinili. Na ang tema po ng mga love songs na ito, ng mga aklat na ito, ng mga pelikulang ito na tungkol sa pag-ibig, no? Ang madalas pinapakita nila yung mga karanasan sa pag-ibig, yung mga kabiguan, no, kalungkutan, at saka yung mga kasayahan, yung mga kilig, no, na mga moments dito sa mga na published na ito last year. At ang purpose nila kung bakit nila ginawa itong mga kantang ito, itong mga librong ito, itong mga pelikulang ito, na pinapakita yung iba-ibang karanasan sa pag-ibig, ay para sa bawat isa na makakabasa, makakarinig, makakapanood, ay mabigyan ng paalaala at babala. Ano? Para doon sa mga hindi mo dapat gawin, no? Yung mga dapat mong iwasan, at yung mga dapat mong gawin, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Ngunit, no, data po at. Nakakalungkot na sa kabila ng ganito karami ang nakikreate, no, ng mga bagay to remind us, marami pa rin ang nasasaktan, marami pa rin ang nagkakamali, marami pa rin ang nadadaya at nandadaya, marami pa rin ang nagbe-break. Diba? Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat anong tawag dito? Encouragement ng mundong ito, no, ay to be in love and to stay in love. No. Pagka ganun lang ang goal natin sa buhay na ito ay based sa observation, no, mapuputol 'yun, no. Mauubos 'yun. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay isang bagay na magbibigay po sa atin ng panibagong kaalaman, no? At lalo na ito po ay magiging effective pagka ito ay atin pong ginawa. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito. Ito pong tungkol sa pag-ibig, no po, ay may itinuturo ang Biblia sa atin. At tandaan po natin, once the Bible said it, dapat sundin po natin ito because it is the Word of God. Okay? Ang sabi nga po sa 1 John chapter 4 verse 16, and so we know that and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. No? Since ang salita po ng Panginoon, no, or this book, the Bible is God's word, no. Lahat ng sasabihin ng Panginoon, particularly about love, ay dapat po nating pakinggan, no. Dapat nating sampalatayanan at dapat nating gawin upang magtagumpay tayo sa buhay pag-ibig po natin. Di ba? At ang talatang ito ay hindi lang nagsasabi na ma-inlove ka at manatili kang mag-inlove, no? Kundi ito po ang sinasabi ng salitang ito na yan po ang title ng atin pong mensahe ngayon pong umaga. Keep growing in love. No? Manatiling lumalago sa pag-ibig. Have you ever prayed, no, na, Lord, sana lumago ang pag-ibig ko?
Di ba, ang madalas lang na naituturo sa atin, nababasa natin, naririnig natin. Ngayon, paano mapapanatili ang pag-ibig? No? Ako, personally, wala pa akong narinig na nag-advise sa akin, no? You pray that your love will grow. No? At dito po, kung titingnan natin yung context nitong Philippians, no po, napakahalaga kay Apostol Pablo na ituro itong pag-ibig na ito. Sapagkat itong Philippian believers na ito, itong Philippian church na ito, no, ay sagana sila dito. No? Talagang ina-express nila yung kanilang pagmamahal through supporting Apostle Paul. No? Si Apostol Pablo po, nung sinulat niya ito, nasa kulungan siya. No? At sa kabila na siya nasa kulungan, sinusuportahan pa rin siya financially, no? At ng encouragement ng mga Philippian believers. Kaya itong sulat na ito is to thank them for their help, for their support, for their love. Okay? At kailangan ding isulat ito ni Apostol Pablo sapagkat doon sa church na yon, bagamat mahal nila si Apostol Pablo, merong problema. No? May dalawang leader na nag-aaway. So kailangan i-discuss nila niya ito na kailangan magkaroon kayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Okay? At kung titingnan po natin itong mga talata na ating pinag-aralan, dito, ang sabi dito ng Philippians chapter 1 verse 9, and this is my prayer that your love may abound more and more. Okay? In the knowledge and depth of insight. So, dito po, ang mga Philippian believers, they already have love in their hearts. Okay? May pag-ibig na nag-i-exist. Pero ang gusto po ni Apostol Pablo is that their love may abound more and more. Ang ibig sabihin po ng abound dito, more and more, ay to keep on overflowing. No? Ayaw po ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ng mga Philippian believers ay maging katulad ng isang lake. Bakit? Bakit kaya ayaw na ano ba ang meron sa lake? Ano po? Ha? Stagnant, ni siya gumagalaw. No? Nandiyan lang siya. At madalas mabaho na 'yan yung mga stagnant waters. Ayaw ni Apostol Pablo, ayaw ng Panginoon na ang pag-ibig ng mga Philippian believers ay contained lang sa kanila. At naniniwala ako ngayong umaga, 'yan din ang gusto na ituro sa atin ng Panginoon na ang ating pag-ibig ay hindi maging lake, kundi maging false. No? Hindi false na mali. False. No? Ibig sabihin, overflowing, non-stop. You cannot stop. No? At talagang hindi mo siya mapipigilan at napakarami. Ganyan ang plano ng Panginoon sa atin pong pag-ibig. Yan ang itsura when our love is growing. Okay? Ito ang klase ng pag-ibig na hindi matatapos. Ito ang klase ng pag-ibig na hindi kukupas. At ito ang klase ng pag-ibig na hindi mapuputol o mawawala. Yan ang gusto ng Panginoon na maranasan natin, mga kapatid. No? At dito, kung mapapansin nyo rin itong talatang ito, Walang object of love dito. Pero kung babasahin po natin itong buong Philippians, ang itinuturo po dito ni Apostol Pablo, no? Lumago yung inyong pag-ibig sa Panginoon at sa mga kapatiran, no? Or sa mga tao. 'Yun ang gusto niya na mag-grow, no? Sa ating asawa, sa ating mga anak, no? Sa ating parents, sa ating mga loved ones, sa ating mga minamahal. Mag-grow ang ating pag-ibig. So dito po, meron tayong tatlong katotohanan na kailangang matutunan. Buhat po dito sa ating pag-uusapan ngayon. No? Keep growing in love. No? Ang una, consistent prayer. Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 1 verse 9, and this is my prayer. Okay, gusto ko pong pansinin yung salitang is. This is my prayer. This is present tense,
no? Na sa Biblia po, pagka sinabing present tense, it is continuous, no? It is non-stop. Okay? Kinabukasan, you need to pray for it also. So, ito po ang prayer ni Apostol Pablo sa mga Philippian believers that their love will keep on growing. Okay? At ilang beses niyang pinag-pray, parati niyang pinag-pray ito. Hindi lamang tuwing February 14. Ha? Hindi lamang tuwing Sunday or may occasion, no? Niya pinag-pray na ang pag-ibig ng mga Philippian believers ay mag-grow. At nawa ganun din po tayo mga kapatid ngayong umaga. Nawa lagi po nating ipanalangin, no, na itong ating pag-ibig ay lumago. Again, ito ay hindi lamang applicable para sa mga may boyfriend, may girlfriend, no, may asawa, no, kundi ito ay applicable sa lahat, no, sa may parents, no, sa may mga anak, no. Lahat po tayo ay merong minamahal sa inyong trabaho, no. Pag-pray natin na mag-grow yung ating pag-ibig. At tandaan din po natin na hindi po mag-grow ng ganitong klase ang ating pag-ibig kung ito ay hindi manggagaling sa Panginoon. Hindi mo siya pwedeng pag-aralan, no? Hindi mo pwedeng mabasa ito sa maraming mga libro at mag-grow na kayo sa inyong pag-ibig. Nakuha niyo po ako. We need the divine power of God for our love to grow, no, abundantly. Hindi ito kaya ng ating karunungan at ng ating lakas. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. And then, ang gusto ko pang makita rin natin dito, this is not a command. Okay? Yung keep on growing, no, in love, is not a command. Hindi po ito utos. Kasi hindi mo nga siya pwedeng iutos eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na, palaguin mo nga yung pag-ibig mo sa akin. No? O kaya sabihin mo sa iyong boyfriend, o sa iyong girlfriend, parang ano ah, parang namamatay, no? Nalalanta na yung pag-ibig mo sa akin ah. Palaguin mo nga, hindi pwedeng iutos po ito. No? Siguro ang tanong natin, ay bakit ang Panginoong Jesucristo, no? Sa John chapter 13, verse 35, sabi niya, this is a new command. Love one another. Di ba? Tapos yung greatest commandment, ano yun? Love the Lord your God with all your heart. Okay. Yan din ang tanong ko. Bakit ganun? Parang inconsistent yata. Okay, ganito po. Pagdating sa pag-ibig, yung ibigin mo ang isang tao, pwede mong iutos yun. You love me. Pero, yung sabihin, yung palaguin mo yung pag-ibig, it takes prayer to happen. Okay, nakuha niyo po ako. Kailangan yung ipanalangin siya. Meron pang isang talata dito na siguro magtataka kayo. Or before yon, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 and 7, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Okay? So neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow. Sapagkat ang Panginoon lamang ang pwedeng magpalago, no, ng lahat ng bagay, including your faith, your love, no, ang Panginoon lang. Kaya kailangan lagi natin itong ipanalangin sa Panginoon. Lord, help me na ang aking pag-ibig ay patuloy, hindi lang lumago ha, kundi patuloy siya na lumago. At hindi lang ito paminsan-minsan na pananalangin. Kasi si Apostol Pablo, lagi niyang ipinapanalangin. Nawa, every morning, ano, paggising natin or bago tayo matulog, yan po ay isa sa mga nasa listahan natin ng ipapanalangin. No? That our love will grow. Okay? So, nasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9, chapter 4 verses 9 to 10. Now about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. Ito, verse 10. And in fact, you do love all of God's family throughout Macedonia. Yet we urge you, brothers and sisters, to do so more and more.
So siguro sabihin natin na inuutusan ba ni Apostol Pablo itong mga Thessalonian believers na palaguin pa yung kanilang pag-ibig sa pamagitan ng salitang urge. Ang meaning po ng salitang urge ay encouragement. He encouraged, no, the Thessalonian believers to make their love abound more and more. Dagdagan nyo pa, paramihin nyo pa, palaguin nyo pa yung inyong pag-ibig. Hindi niya inutusan dito po. Kasi kung titingnan po natin yung kahulugan nito, no, ang ibig sabihin ay encouragement. The literal translation nga is come along, no? Or sabayan mo, gabayan mo, no? Impluwensyahan mo, kumbinsihin mo, no? Make them realize, no, na kailangan nila, no, na palaguin ang kanilang pag-ibig. So yun pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. So ngayon po nga umaga, mga kapatid, nawa yan po ang maging panalangin natin at yan ang gawin po natin. No, hindi lang ito basta desire ng ating mga puso or wish ng ating pong mga buhay, kundi ito ay maging panalangin natin at makita natin kung paano kikilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Paano niya patitibayin, patitingkadin, patatatagin, patatagalin ang atin pong mga pag-ibig. Pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa atin pong kapwa. Okay po? So yun po ang unang makikita natin, no? We need to consistently pray, no, that our love will keep on growing. Okay? Next, correct procedure. Yung tamang paraan, no, ng pagpapalago, no, o pagpapatuloy na paglago ng pag-ibig. Sinabi rin po yan ni Apostol Pablo. Ang sabi dito, sa verse 9, and this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and in depth of sight. Okay. So ano po ang paraan para mapalago natin ang pag-ibig natin, no, sa Diyos at saka sa ating kapwa? Ang sabi niya, in knowledge. Okay? Sa pamagitan po ng kaalaman. Pero kung titingnan po natin yung literal na kahulugan ng knowledge dyan, kasi sabi nila, may dalawang paraan daw para matutunan mo yung isang bagay. Yung isa ay theoretical, yung isa ay experiential. Okay? Pagka churi, nabasa mo lang sa libro. Okay? Pero pagka experiential, naranasan mo talaga. Okay, naalala niyo yung kwento ko nung grade 6 ako, nung dumating dito si Billy Ray Bates, ang dami kong nabasa about him, no, yung style niya ng paglalaro ng basketball. At kung magkwento ako sa mga kaklase ko, parang ang galing kong maglaro, no? Kaya nung tinanong ako ng mga kaklase ko, marunong ko bang maglaro? Maglaro tayo mamaya. Ang sagot ko, hindi ako marunong maglaro. Sabi niya, bakit ang galing mong magkwento? No? Parang very convincing yung iyong mga pagsasalita. May mga taong ganun, no? Magaling sa churi, pero sa application ay mahina. Ang knowledge po dito, no? Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay hindi lamang alam mo, kundi naranasan mo. Okay, so, paano mag-grow ang pag-ibig mo through experience? Okay. So kung atin pong titingnan yung paraan natin po ng pagmamahal, ganito. Halimbawa, 'di ba pagka may nagustuhan kang isang tao, no? Hindi ko alam na experience to ni Brother JJ nung na gustuhan niya si Sister Claudine. Hindi ko alam kung mahabang oras ang kanilang pag-uusap parati sa telepono, no? 'Di ba? Inabot gaano bang record nyo? May 2 hours. 30 minutes lang kayo mag-usap. Oh, tatawa lang. Okay. Pero 'di ba, in my experience, ah, hindi ito sa nabasa ko, no? Hindi lang ito sa kwento sa akin. But in my experience, no, nung sinagot ako nung asawa ko, no, pumunta ako ng alas 9 ng gabi sa kanila,
alas stress na ng madaling araw kami natapos mag-usap. No? Pinagmitingan namin yung kasalagad namin. No? Pagkasagot niya, nag-meeting agad kami. Pero yun, alas 9 ng gabi hanggang 3 o'clock in the morning. Mamaya, kikwento sa'yo. Okay. Ikaw yun. Kaya mo. Okay. Anyway, hindi, kulang yung oras, di ba? Pagka nag-uusap kayo ng tao na mahal mo. At the more you talk, no, or the more time you spend together, marami kang natututunan sa kanya, no? Marami kang nalalaman about him or her na lalo kang nagiging close, no? Mas lalo kang natutuwa, lalo mo siyang minamahal, lalong nag-grow ang love mo sa isang tao pagka lagi kayong nag-uusap, lagi kayong nag-communicate, lagi kayong nagkikita. Di ba? Hindi ko alam kung meron dito no na in love. Kahit hindi sila nagkikita at hindi sila nag-uusap. No? Yung nag-grow, yung nagkatuluyan na lang. Nagkatuluyan dahil kahit na hindi sila nagkikita at nag-uusap. Okay. So, ang point dito, mga kapatid, in experience, pagka ang Panginoon, no, lagi nating binabasa ang kanyang salita, lagi po tayong nagsasama-sama, no, to worship the Lord. Ang atin pong pag-ibig sa Panginoon ay lalago. At mga kapatid, tandaan niyo po ito. No? Every time na dinidiscuss ni Apostol Pablo ang tungkol sa pag-ibig, ang una niyang dinidiscuss ay yung pag-ibig muna sa Panginoon. Sapagkat we will never ever love, no, ang mga tao ng tama kung hindi natin mahal ng totoo at tama ang Diyos. Okay? Ang dahilan kung bakit natatapos, no, nawawala, nagkakasakitan, no, ang mga nagmamahalan ng mga tao, because, no, I'll be speaking through my experience, pagka kulang ang pagmamahal ko sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. No, ito ang correct procedure. You love, no, para mag-grow ang iyong pag-ibig, you love in knowledge. Na yung knowledge dyan, hindi lamang nga yung head knowledge, but through experience. No? Keep on talking. No? Lagi kayong mag-fellowship. No? Una ng Panginoon. Okay? Basta mabawasan ang oras natin sa Panginoon, ito po sisiguraduhin ko sa inyo. Magkakaproblema tayo sa atin pong human relationships. Pag hindi natin 100% na mahal ang Panginoon, magkakaproblema po tayo sa ating human relationships. Bakit po? Sapagkat pagka 100% na mahal natin ang Panginoon, our love will overflow. Okay? It will abound more and more. Yung pag-ibig mo ay aagos, no? Hindi lamang sa mga, sa taong malalapit sa iyo. Kahit yung mga nakakakita lang sa iyo. They will know, no, na talagang tama, maayos, no, yung pag-ibig na yun. Okay? So, yun po ang knowledge. And then, ang depth of insight, ang ibig sabihin po ng depth of insight ay discernment. No? Anong ibig sabihin po ng discernment? Yun po ay good and right judgment. Yan. Ang ibig sabihin ng discernment, yung tamang, ano bang judgment? Yung paghatol? Ano? O tamang decision? Okay? Yan, pananaw? Yan. Okay. So, nagkakaintindihan tayo dyan sa, ano, sa good and right judgment. Okay. So, ano ang difference ng dalawang ito? Dito po, ito ang basis kung bakit mo mamahalin ang isang tao. Itong depth of insight, ito naman yung paraan para mamahalin ang isang tao. No? Kumbaga dito, paano mo siya mamahalin? Dito, bakit mo siya mamahalin? Siguro, ang sabihin natin,
Di ba dapat ang love is unconditional? Pero bakit dito may kondisyon, no? Dapat may gagawin ka muna bago mangyari. Di ba? Pero again, babalikan natin yung sinabi ko kanina. Pagka sa larangan ng pag-ibig, no? Dapat unconditional. Mamahalin mo yung isang tao kahit sino pa siya. No? Katulad ng isang kanta, maging sino ka man. But when it comes to growing, dapat may basis ka. No? And that this is the basis. Ano? Yung experience mo sa kanya. No? At dito yung paano mo siya mamahalin. Okay? So ano po ang paano natin maunawaan 'yan? Alam niyo po kami magkakapatid ay siyam dati, namatay na yung dalawa. So, pito na lang kami. Meron po akong kakambal para sa hindi nakakaalam. Yan, ako po nung hulaan nyo kung ilang taon ako dyan. At sino ako dyan? Yung malaki tenga. Ayun. At ganito na kami ngayon. Yan. Latest picture namin. Ang tataba na namin. Alam nyo po? Apo. Swerte daw yan. Well, ang gusto ko pong sabihin dito ay, nung kami po yung mga bata pa, yung nanay ko, ay iba ang treatment sa aming dalawa. Sa akin, ang nanay ko, pag inutusan niya ako, kailangan 10 beses bago ko sumunod. Pero itong kakambal kong ito, 1 beses lang, or minsan hindi pa inuutusan, kumikilos na. Kaya na-realize ng aking nanay na, ganito itong mga ito, paano ko sila itatrato. No? Si Eleno, dapat ay paulit-ulit para sumunod. Pero itong si Elena, kahit isa lang. No? Nakuha niyo po yung aking punto. Natutunan, no? Nakita nung nanay ko, paano pakisamaan at saka paano sila mamahalin, paano sila palalaguin, sa pamamagitan ng pagmamahal ng nanay ko. No? Ibig sabihin dito, sa akin, yung pagmamahal ng nanay ko, kailangan walang sawa. Hindi siya manawa. No? Pero itong kakambal ko, no, kahit 1 beses lang, okay na. No? Kaya sa tingin ko, mas mahal ako ng nanay ko. Kasi bukod sa 10 beses, mayroon pang ano yun, pinipingot dito. Kasi hindi ko talaga maalala masyado kung antukin. No? Pero yun po ang gustong ipakita dito ni Apostol Pablo. Ipag-pray po natin, paano ba natin mamahalin, no, yung tao or ang Panginoon? No? At makikita po natin sa Biblia, no, kung paano natin mamahalin ang Panginoon. No? Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, if you love me, you will keep my commandments, no? Kaya kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, no? Kahit paulit-ulit ninyong marinig na kailangan mong mahalin ng Panginoon, no? Gustuhin mo man na hindi mo alam kung paano. Pero kung babasahin natin po ang Biblia, we will know how to love the Lord, no? We will discern, no, kung ano ang tamang paraan para mahalin ang Panginoon. At tandaan nga po natin, pag minahal natin ng tama ang Panginoon, magiging tama rin ang pagmamahal natin sa atin pong kapwa. Okay po? So, nawa ay maintindihan po natin itong katuruan ito noon na ang pagmamahal, para ito ay mag-grow, kailangan in knowledge and in depth of insight. Hindi po sa pamagitan lang ng ating pakiramdam. Ang dahilan kung bakit po marami ang nagbe-break, no? Maraming nasasaktan sapagkat pag nawala na yung magic ng pag-ibig, no? Sinasabi nila, pag wala na yung kilig, di ba? Wala na rin. No, break na, palit na ulit. Di ba? Pero kung ito ako ang isang tao ay mamahalin mo based, no, sa iyong na-experience sa kanya at based dun sa kung natutunan mo kung paano siya mahalin, magiging stronger yun.
Kasi mga kapatid, ganito, pagka puso po ang pinairal natin sa pag-ibig, madalas makasarili ang puso. No? Ang sabi nga sa Jeremiah chapter 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Okay? Kasi pagka hindi po in knowledge and in depth of insight ay very weak po yung foundation ng ating pagmamahal. Ano? Kasi ang puso pa bago-bago. Mamaya, yes. No? Ilang saglit, oo. Di ba? Ngayon ay hindi. Bukas ay oo. Pero pagka ito ay based, no, sa experience natin at sa right judgment natin, it will remain and it will grow. Okay? At ang gusto ko pong makita natin dito, mahalin muna natin ang ganito ang Panginoon. And then after that, matututunan na rin po nating mahalin ang lahat ng tao na kailangan nating mahalin. Okay po? So, yan po makikita natin dito sa Philippians chapter 1, verse 9, ano? In knowledge and in depth. Yan po ang correct procedure ng pagmamahal. Kaya ngayong umagang ito, paano nyo minamahal ang Diyos, ano, ang Panginoon? Mahal mo lang ba siya pagka masaya ang sitwasyon? Mahal mo lang ba ang Panginoon pagka yes ang lahat ng sagot niya sa ating mga prayers? Diba? Mahal mo ba siya pagka lahat kayo ay malalakas, walang sakit? Pero pagka may problema na tayo, may karamdaman na tayo, pag no, at wait na yung mga sagot ng Panginoon sa atin, mahal pa rin ba natin siya? Tandaan po natin ang Panginoon, ang basis ng kanyang pagmamahal sa atin, no? It is unconditional at based sa gusto niyang iparana sa atin, no? Ang kanyang pagmamahal sa atin. Na kahit na tayo ay sumusuway, kahit na tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon, mahal pa rin tayo ng Panginoon. And still willing, no, to let us experience yung pag-ibig nila para lumago po yung ating pag-ibig. Okay? So, yun po yung pangalawa na makikita po natin. Ang pangatlo, clear products, no, or ang maliwanag na bunga when our love grows, no? Pagka lumago po ang ating pag-ibig, ganito po ang magiging itsura or ganito magiging bunga. Ang sabi niyan, to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, ano po ang bunga pagka lumalago na yung ating pag-ibig? First, godly character. Okay? Magkakaroon po tayo ng makadiyos na pag-uugali. At yan po ang kailangan ng marami, o hindi lang ng marami, kundi lahat, no, sa atin. No? Magkaroon po tayo ng makadiyos na pag-uugali. Paano tayo magkakaroon po ng makadiyos na pag-uugali? Ang una, balikan natin po itong talatang ito. Sabi niyan, so that you may be able to discern what is best. Okay. Ang indication po that you have a godly character is when you have right choices. No? Pagka tama lagi ang iyong pinipili. Okay? You always choose what is best. Kung ano yung makakabuti. Tingnan niyo po itong talatang ito. Ang sabi sa John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me." Sabi po yan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Luke 22 verse 42, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done." Okay. So dito ang Panginoong Jesucristo, no? Ito ay nung nagbi-minister pa siya, ito ay yung the night before he died. Okay? Ang sabi niya dito, ako ay pumunta dito sa lupa, no, para gawin ang kalooban
ng nagsugo sa akin. Hindi yung kalooban ko. And then dito, sabi ng Panginoong Kristo, prayer niya sa Panginoon, kung pwede lang na malampasan ko itong pagsubok na dadaan, no? Baka pwede. Pero sabi niya, pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang masunod. So, ang gusto ko pong makita natin dito, the Lord Jesus choose God's will, no, not His. No. He made the right choice. No. Dito, makita natin. Ano? Ganito ang gusto ko, Panginoon, pero yung kalooban mo ang pinipili ko. At tandaan natin ito, mga kapatid. Lagi ito, no? Hindi lang madalas. Lagi. Basta't pinili natin yung kalooban natin over sa kalooban ng Diyos, mapapamak tayo. Magkakamali talaga tayo. No? But, pagka lagi nating pinipili ang kalooban ng Panginoon, no? Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, matatapos mo yung gusto nyong ipagawa sa iyo ng Panginoon, magtatagumpay ka. No? At magkakaroon ka ng yun nga, real fulfillment in life. Okay? Dito, kung halimbawa nagpilit kaya ang Panginoon, o kaya sinabihin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ama, Lord, ayoko na. Mahirap itong aking, ano, itong kamatayan na mangyayari sa akin. Diba? Okay lang sana kung papatayin agad ako, sasaksakin agad ako ngayong gabi. Hindi, papahirapan muna ako, ipapahiya muna ako. At ang kamatayan ko, ang pinaka nakakahiyang kamatayan, no, nung panahon na yun. Kasi huhubadan siya, no? Kumbaga sa panahon natin ngayon, parang naka-brief lang ang Panginoon, tas nakaladlad ang, ano, nakaladlad ang buong katawan niya na pinapanood ng maraming mga tao. Nakakahiyang kabatayan. At ang pinapatay lang ng mga ganun ay yung mga public enemy number one. Okay? Yung masasama. Pero, pinili rin ng Panginoon yung kalooban ng Panginoon. Na yun niya. Kasi kung hindi pinili ng Panginoon, wala tayong kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon. He made the right choice. No? Hindi niya pinili yung kanyang sarili. Kasi kung pinili niya yung sarili niyang gusto, wala tayong kaligtasan. Pero ito, paalala lang sa bawat isa. Hindi ibig sabihin na pagka pinili mo ang kalooban ng Diyos, everything will be okay. Di ba? Mawawala ka ng problema, aayon lahat, no? Walang lalaban sa'yo, hindi po, no? Ang Panginoong Hesukristo, alam niyo kung bakit namatay siya, no? Dahil maraming galit sa kanya, no? Kine-claim niya na siya ay Diyos, no? At na-threaten ang mga Pharisees sa kanya. Kaya talagang kailangan i-eliminate. Pero, yan ay ginawang paraan ng Panginoon para mailigtas nga kayo at ako. Kaya if ever this morning you decide to obey the Lord, no? To choose the Lord. Huwag niyong asahan na everything will be okay. Na parang isang dagat na mahahawi. No. May mga struggles po tayo ring mararanasan. May mga sufferings tayo mararanasan. But kung ang gagawin natin, yan po ang kalooban ng Panginoon. No. Ma-overcome po natin 'yan. Ano mang problema. At pagka ganito po ang ating ginawa, ano po, magkaroon po tayo ng right choices, natuto na tayong pumili, no, ng tama, then our love will grow. No? Lalago na po yung ating pag-ibig when you choose the right things, when you choose God. No? Pag natutunan nyo na yun, sa bawat pagpapasya nyo, ano bang sinasabi ng Panginoon dito? Ito ba ang gusto ng Panginoon na ginagawa ko? O hindi? Okay? Ang sunod ay righteous living or matuwid na pamumuhay. Ano po? Kung titingnan natin dito, may be pure and blameless for the day of Christ. No? So, ang gusto kong unang pansinin natin itong pure and blameless. No? Maging malinis ka at walang kapintasan. Ang kahulugan po nitong pure and blameless dito ay yung hindi ka or sinisikap mo na umiwas sa kasalanan. Okay?
May ganun po ba kayong pag-uugali? Pagka alam mong kasalanan to, iiwas ka. Or sasalubungin natin. No? Or minsan talagang kahit alam mo na na kasalanan yan, sige, tuloy. No? Or minsan talagang nagpapaikot-ikot tayo doon sa kasalanan para ma-tempt tayo. No? Yung aking lolo, bawal sa kanya ang malasing kasi sumasakit ang tiyan niya. No? Kaso, lagi siyang nakatambay doon sa porch namin. Doon sa kabilang, ano, kabilang bahay, may nagiinuman. No? Sabi na, lo, huli ka! Inom tayo! So, wala naman nakatingin. Pumunta siya doon, uminom siya. So, bumalik sa amin, ang sakit ng tiyan, namimilipit. No? Sabi namin, lo, po, alam niyo nung bawal na sa inyo ang uminom, eh bakit uminom pa kayo? Eh, tinawag ako eh. No? Eh, saan pa kayo nakapuesto? Nandun ako sa porch. Doon ako sa pwesto na matutokso ako. No? Ang ibig ko pong sabihin, no, pagka alam mong pag dumaan ka dito, matutokso ka dyan, umiba ka na ng daan. No? Yung aking kuya naman, noong 1975, 5 cents lang yung kanyang baon. No? Marami ka nang mabibili nun. Pero alam nyo ba, nakakaipon siya ng 200 pesos. So sabi namin, paano mo ginawa yun? Ah, pagka alam kong matutokso akong bumili dito sa daang to, doon ako dumadaan sa kabila. At pagka meron dito ano, nakakatoksong bilhin, dito naman ako, ano? Or pagka pareho, may nakakatokso, hindi na ako lumalabas ng room para makaipon ako ng pera. Imagine, 5 cents, nakaipon ng 200. Ilang ano yun? Ilang pag-iwas-iwas ang ginawa niya doon. At gaano niya katagal inipon yun. No? At nalaman namin yun kasi ninakaw yun ng isa kong kuya. Kaya iyak nang iyak yung kuya kong isang yun. Kasi ninakaw yung 200. No? So, binayaran na lang ng tatay ko. So, anyway, makita po natin dito, no? Na yung pure and blameless dito, ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo, no? Yung righteous living is kailangan mong umiwas sa kasalanan. Okay? At ang isang tao na lumalago yung kanyang pag-ibig, umiiwas siya sa mali. No? Umiiwas siya sa kung ano ang makakasama, no? Sa kanya at dun sa mga tao na minamahal niya. Okay? Nakuha niyo po ako? And then, itong sunod, itong filled with the fruit of righteousness. No? Ito naman yung dapat mong gawin. Ito naman yung dapat mong ipakita. Anong ibig sabihin ng fruit of righteousness? Sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So ito daw po yung ipapakita na ito po ay bunga ng banal na Espiritu na nasa atin. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? Ito ang dapat po nating ipakita. Yan po ang makikita po natin, no? Ito po ang bunga, no? Pagka ang atin pong pag-ibig ay lumalago, no? May ipapakita po natin yung tama, matuwid na pamumuhay. Kaya mga kapatid, based on these truths, kung ililinya natin yung buhay natin sa oras na ito, are we pure and blameless? No? Ipinapakita ba natin yung fruit of the Spirit? No? Tayo ba ay mapagmahal? No? May galak ba sa ating puso? May kapayapaan? Matyaga ba tayo? Mabait ba tayo? No? Mabuti ba tayo? Tapat ba tayo? No? Mahinahon? No? At may pagtitimpi? Kung kulang pa tayo dito, ang ibig sabihin, we need to pray more. Okay? Sapagkat the Lord will give it to us. Pagka lagi nating ipinapanalangin ito. So, godly character, and then ang panghuli, the clear product, no, of growing in love, no, it will not only produce godly character, but it will
glorify God. No? You will glorify the Lord. Ang sabi po sa John 13 verses 34 and 35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Sabi sa verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Pansin niyo po ito. Everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi po sinabi dito ng Panginoong Jesucristo, if you are doctrinally sound, people will know that you are my disciples. No? Or if you are prayerful, or if you are faithful in going to church, then they will know that you are my disciples. Hindi po. Ang sinabi niya, if you love one another. Ang ibig bang sabihin, huwag ka nang mag-aral ng doktrina, huwag ka nang mag-church. Hindi po. When you have the right doctrine, you will also live rightly or correctly. No? Dapat ang application po ng tamang kaalaman tungkol sa Diyos ay tamang pag-uugali din. Nakuha niyo po ako? No? At ang number one na dapat pong ipakita natin when we know who the Lord is, ay dapat mahal natin siya at mahal natin ang bawat isa. Sapagkat pagka tayo daw po ay nagmamahalan sa isa't isa, people will know that we are Christ disciples. Tayo talaga ang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi po itong huling talata sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, pagka tayo po ay nagmahalan, pag natutunan natin yung pag-grow ng ating pag-ibig, para po tayong ilaw na nagniningas. No? Para tayong ilaw sa isang madilim na lugar, na pagka nakita tayo ng mga taong nasa kadiliman, magiging attractive po tayo. Diba? Lalapit sila sa atin. At ang ending, they will also glorify the Lord, no? Our Father in heaven. Marirealize nila na gusto ko ring makilala ang Panginoon na sinasamba. Gusto ko ring sumama kung saan ka nag-aaral ng salita ng Panginoon. Because there is something different in your life. Hindi ko po alam kung nasabihan na kayo ng inyong office mates, classmates, no? Teachers, bosses, no? Na there is something different sa'yo, no? Something attractive. Hindi yung there is something wrong with you. Sana hindi ganun, ano? Kundi may kakaiba sa iyo. May kakaiba sa aura mo. Di ba? Na pagka nakausap kita, gumagaan ang aking pakiramdam. Okay. Mga kapatid, when we start growing in our love, ito po ang makikita ng mga tao. We will be attractive. Hindi pa tayo nagsasalita. No. Hindi pa natin sila ini-invite. Sila na mag-i-initiate, no, ng conversation, sila na mag-aaya sa atin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ngayon pong umaga. At ito ang kailangan na klase ng pag-ibig ng mundong ito. No? We need to keep on growing in love. No? Kailangan natin siyang ipag-pray. Dapat sundin natin yung tamang paraan or procedure para makita natin po yung clear products na ito. Nawa, mga kapatid, sa umagang ito, no, magkaroon ng mas malalim, mas makahulugan ang atin pong pag-ibigan, no, sa Panginoon, no, at sa pag-ibigan natin sa isa't isa. Okay po, tayo po'y manalangin. Tunay, Panginoon, na kulang ang oras para pag-usapan ng pag-ibig sapagkat napaka-raming anggulo po nito. Napakayaman po nito sapagkat ito'y galing, Panginoon, sa inyo. Kulang ang aming salita, kulang ang aming pang-unawa. Pero ang dalain ko po sa umagang ito, yung ilang mga bagay namin pong natutunan, yung pumasok sa isip namin ngayon pong umagang ito, ito po ay manatili, ito po ay mamunga ng marami sa buhay namin. Help us to love you, Lord, and to love each other. Help us to keep on growing
in our love, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.